dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Isang magandang gabi sa iyo at sa bumubuo ng iyong napakagandang programa. Ako nga pala si Dale, 20 taong gulang at nanggaling sa probinsya ng Bukidnon. Pero napadpad sa syudad dahil sa kagustuhang makapag-aral sa isang magandang university dito sa Manila. Marami akong gustong i-share sa inyo pero sa huli ay napagpasyahan kong ibahagi na lamang sa inyo ang isang unusual na experience ko na siyang sumira ng aking buhay. At hindi ko lang alam kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Papa Dudut, noong pagpunta ko sa Manila, wala akong ni kahit isang kakilala. Tanging mga kaibigan lamang ni Mama na may-ari ng aking inuupahang kwarto ang nakakausap ko. Ngunit hindi kami ganoon kamagkakilala noon. Samantala, natatandaan ko na noong unang araw ng pasukan ay may isang lalaki na lumapit sa akin at nagpakilala sa pangalan na Lucien. At nalaman ko na kami pala ay magkaklase ay agad ko siyang nakasundo. Nagkwentuhan kami, komportable ako sa araw na yon dahil sa wakas may naging kaibigan at kakilala na rin ako. Kami ay magkatabi ng upuan sa pinakahuling linya ng mga upuan. At dahil siya ang pinakaunang tao na naging kaibigan ko, palagi kaming magkasama sa tuwing may mga proyekto o aralin na ibinibigay ang aming guro. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, ang pinagtataka ko lang ay kung bakit sa tuwing nag-uusap kami ni Lucien ay pinagtatawanan kami ng aming mga kaklase. Sinubukan kong kausapin sila ngunit pinipigilan ako ni Lucien. Sabi niya ay baliwalain na lang daw ang mga yon kasi nagpapapansin lang daw. Kaya yon, pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Hanggang sa nakaabot na kami sa pangalawang semester ng taon. Ngunit kahit na isang pagkakataon lang ay hindi ko magawang isama si Lucien kasi sa tuwing inaaya ko siya. Napupunta kami sa mall o di kaya ay sa simbahan o sa computer shop ay marami ang kanyang ginagawang dahilan. Doon nagsimula ang aking pagtataka at dahil sa kagustuhan kong maungkat ang sekreto na tinatago ni Lucien. Sinubukan kong mag-imbestiga tungkol sa aking kaibigan ngunit wala talaga akong impormasyon na nakalap. Maging pangalan ng kanyang mga magulang ay hindi ko rin alam. Kaya binaliwala ko na lamang ang pangangalap ng impormasyon at nagpatuloy pa rin kami sa pakikitungo ko kay Lucien. Isang araw noong sobrang dami ng mga proyekto ang pinagawa ng aming guro. Kaya't kailangan sa kwarto ko kaming matulog kasi doon kami gagawa ng proyekto. At salamat dahil sa unang pagkakataon ay nadala at napakiusapan ko rin si Lucien. Ngunit napansin ko lang na para bang ang tahi-tahimik niya sa mga oras na yon. At para bang namumutla. Kaya naisipan kong tanungin siya ngunit sabi niya ay baka gutom lamang yon. Kaya't kumain muna kami pero hindi siya kumain ng binili kong mga pagkain dahil may baon daw siya. At bago kami kumain ay may sinabi siya sa akin na gawin ko raw ang isang ritual na makakatulong sa akin. May ibinigay siya sa akin na kapirasong papel. Nang mabasa ko yon ay hindi ko naintindihan sapagkat nakasulat ito sa wikang Latin. Sabi sa akin ni Lucien, sa pagsapit ng alas 2 ng umaga ay dapat bumangon ako at simulan ko ang ritual sa pamamagitan ng pagdapat ng aking mga mata
sa aking mga paa habang binabanggit ng paulit-ulit ang dasal sa loob ng mahigit isang oras. Pagkatapos ng sinabi niya ay nagtaka ako at bahagyang nakaramdam ng kaba. Pero hindi ko to pinahalata at sinabihan ko siyang mamaya na lamang namin ipagpapatuloy ang aming pag-uusap. Ewan ko Papa Dudut pero parang iba si Lucien ng mga sandaling yon. At hindi ko may paliwanag ang kabang nararamdaman ko na para bang may paparating na problema o panganib. Nang magsimula na kaming kumain parang may naaamoy akong masangsang na amoy na hindi nanaisin na maamoy ng kahit na sino man. May problema ba Dale? O sisa sa akin o Lucien? Naaamoy mo ba yung masangsang? Parang nabubulok na bangkay? Reklamo ko. Wala naman akong naaamoy. Kalmadong wika ng kaibigan ko sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at nagtataka. Seryoso ka? May barabayang ilong mo o ano? Tanong ko sa kanya. Pero nanatili lamang siyang kalmado. Para bang sanay na siyang makalanghap ng masangsang na amoy. At saka paano mo nasisigurong parang nabubulok na bangkay yung naaamoy mo? Nakaamoy ka ba ng nabubulok na bangkay dati? Misteryosong balik ni Lucien sa akin. Hindi ko sinagot ang kanyang tanong at dahil sa hindi ko na mapigilang sikmurain ang amoy ay nagpa siya na akong ihinto ang aking pagkain at pumunta sa banyo. Pagkatapos ng ilang pagduduwal ay muli akong nagsalita kay Lucien. Baka naman Lucien ikaw ang naaamoy ko. Ano bang kinain mo kanina? Biro ko sa kanya. Masarap yung kinain ko kanina. Misteryosong sagot ni Lucien sa akin. Espesyal yon kasi nanggaling yon sa aking Diyos. Dagdag pa niya. Nagtaka naman ako sa kanyang sagot at lalong tumaas ang balahibo ko sa buong katawan. Samantalay unti-unting nawala na ang sangsang ng amoy sa paligid kaya inayos ko na ulit ang aking sarili at pagkatapos ay nagpa siyang bumalik na kay Lucien para ipagpatuloy ang aking kinakain. Ngunit pagbalik ko ay wala na si Lucien. Wala na rin ang mga gamit na dala niya. Pinabayaan ko na lamang siya baka kasi hindi siya komportable sa tinutuluyan ko kaya umalis na lamang siya nang walang paalam. O baka hindi na rin niya natagalan ang masangsang na amoy kanina kaya umalis na lamang siya. At yun nga Papa Dudut, nagpa siya na lamang akong kumain ulit. Pero nagulat ako nang makita kong may uod na pala ang pagkain ko. Dahil dito ay napasigaw na lamang ako. At natabig ko ang pagkain. Tapos ay bigla ko naalala yung sinabi sa akin ni Lucien. At dahil sa kagustuhan kong malaman ang misteryo sa likod ng sinabi niya kanina, ay naisipan kong gawin ito sa may saktong oras na inilihad niya. Tumunog na ang aking cellphone na hudyat upang ako'y bumangon na upang gawin ang nasabing ritual. Minadali kong simula ng ritual at sa mahigit isang oras kong pagtitig sa aking mga paa ay nakaramdam ako ng pangangalay at sakit sa buong katawan. At wala naman akong napansing kakaiba sa aking paligid matapos kong gawin ang ritual. Matutulog na sana ako nang may tumunog na kakaibang bagay sa aparador. At kasabay nito ang pagkakaroon ng walang tigil na katok sa aking pintuan. Sa mga oras na yon ay hindi ko na malaman kung gaano nakalakas ang pintig ng aking dibdib at hindi ko na malayang tumindig pala ang mga balahibo ko. Dahan-dahan akong tumungo sa aparador at dahan-dahan ko itong inusisa kung may laman ba. Pero Papa Dudut, naging bala ko dahil pagbukas ko ng aparador ay may nakita akong dalawang babae na binalot ng tubig ang katawan. Basang-basa ang kanilang mga kasuotan at wala akong nagawa kundi ipikit ang aking mga mata ngunit pagdilat ko ay nasa harapan ko na sila sabay sumigaw ng kukunin ka na namin. Muli akong pumikit ng aking mga mata at nawala na sila. Ngunit ang malalakas na katok sa labas ng pinto ay patuloy pa rin. Mamayang kaunti nakita kong may pumasok na tubig mula sa ilalim ng pinto at kasabay noon ang boses ng isang babae. Papasukin mo kami Dale, ang sabi nito sa akin. Napaatras ako at nataranta dahil hindi ko alam ang aking gagawin.
Tumingin ako sa bintana at doon ko na-realize na hindi ako makakatakas dahil may grills ang mga ito. Muli akong napatingin sa aparador at nagulantang ako nang makita kong nagliliyab ang loob nito. Mamayang kaunti ay nakita kong may lumabas na isang malaking kamay na humawak sa nakasarang pinto ng aparador. Itim ang balat nito at nangingitim din at matatalas ang mga kuko. Dahil sa labis na takot ay binalikan ko ang aking kama at kinuha ko ang kumot, pagkatapos ay nagtungo ako sa sulok ng aking silid at doon ay nagtaklob ng kumot. At habang nakataklob ay nagsimula akong magdasal ng Lord's Prayer. Hanggang sa biglang nawala na ang mga katok. Nagtaka ko bakit biglang nanahimik. Kaya nagpa siya akong tanggalin ang kumot na nakataklob sa akin. Pagkita ko ay tahimik na ang paligid. Hindi na nagliliyab ang aking aparador. At higit sa lahat ay wala na yung basa ng tubig sa sahig ng pintuan. Naisipan kong dumungaw sa butas ng pader na malapit sa pintuan ng aking inuupahang kwarto. Ngunit wala akong makita kahit presensya ng isang tao. Akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Dahil paglingon ko ay nanlumo ang aking mga mata nang nakita ko silang lahat sa aking likuran na parabang galit sa akin, at wala akong ibang nagawa kundi ang sumigaw ng malakas na naging dahilan upang puntahan ako sa aking kwarto ng landlady kasama ang isa niyang anak na lalaki. At nang binuksan niya ang aking pinto ay nakita nila akong umiiyak. Takot na takot at parang nababaliw. Agad nila akong pinakalma sa pamamagitan ng pagpapainom sa akin ng tubig at hinagod nila ang aking likuran. Nang sa ganon ay umayos ang aking pakiramdam. Nang nahimasmasan ako ay saka sila nagtanong kung ano nga ba ang nangyari noon sa akin. Pero sa halip na ikwento ko ang aking naranasan ay nag-decide na lamang akong manahimik. Dahil kahit ikwento ko yon sa kanila, hindi rin naman sila maniniwala sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa na-realize ko na lamang na ipinahamak ako ni Lucien. Dahil sa sinabing ritual kaya nangyari yon sa akin. Muntik nang mawala ako sa katinuan dahil sa maladimonyong ritual na pinagawa niya sa akin, Papa Dudut. Kinabukasan ay hinanap ko si Lucien sapagkat hindi ko na mapigilan ang puot ko sa kanya. Dahil hinanap ko siya ng hinanap ngunit hindi ko na siya nakita pa. At dahil doon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na tanungin ang aking mga kaklase kung bakit nila kami pinagtatawanan sa tuwing nag-uusap kami ni Lucien. At doon sumambulat sa akin ang isang nakakakilabot na katotohanan. Nalaman kong patay na pala si Lucien 3 taon nang nakakalipas dahil sa isang aksidente. At kaya pala pinagtatawanan nila ako dahil sa mahigit 1 taon ay wala pala akong kausap. Pinagkamalan nila akong baliw, Papa Dudut, pero hindi ko maiwasang kilabutan. Nang ma-realize ko na ang kausap ko pala ay hindi isang buhay na tao kundi kaluluwa pala ng taong pumanaw na. Naalala ko tuloy yung masangsang na amoy na nalanghap ko kagabi. Ibig sabihin ay si Lucien palang naaamoy ko dahil pala matagal na palang nabubulok ang katawan niya sa ilalim ng lupa. Samantala na pag-alaman ko rin sa isang guro ng university na si Lucien ay miyembro pala ng isang kulto na nag-aalay ng mga kanta at papuri sa demonyo. At simula nang namatay si Lucien ay may naunang 2 babae ang nawala at hindi nagtagal ay natagpo ang patay din. Kung nagkataon pala, ako pala ang magiging pangatlo. Pero sabi rin ng gurong nakausap ko, isa lamang daw yung usap-usapan sa loob ng university namin na kada taon ay may kinakaibigan si Lucien, tapos yon ang papatayin at iaalay niya sa demonyong sinasamba niya. Wala pa rin direktang maglilink kay Lucien sa mga namatay na estudyante. Papa Dudut, pagkatapos ng pangyayaring yon ay sinubukan kong kalimutan ang aking nakaraan. Nung una ay madalas kong napapanaginipan si Lucien, kaya hindi maalis ang kaba ko noon na baka isang araw ay muli siyang magpakita sa akin at ituloy niya ang panggugulo sa aking buhay. Pero sa tulong ng panalangin at matibay na pananampalataya sa Diyos, ay unti-unti akong nakamove on makalipas ang 3 buwan.
Oo, naging matagal yon kasi matinding takot ang hinatid noon sa akin. At nang makamove on ako, ay nag-concentrate na lamang ako sa aking pag-aaral hanggang sa matapos ulit ang academic year. Ang akala ko, Papa Dudut, ay maayos na ang lahat pero nagkamali ako. Dahil isang gabi habang ako ay natutulog ay napanaginipan kong nasa isang madilim akong abandonadong gusali. Mag-isang naglalakad. Nang biglang nag-apoy ang paligid, agad ako nagpanik sa aking panaginip at naghanap ako ng lugar na matatakasan. Pero hindi ako nagtagumpay dahil lalong nagliyab ang paligid. Tapos sa hindi kalayuan ay lumapit sa akin ang isang pamilyar na figura. Tumaas ang lahat ng balahibo ko sa katawan ng makilala kong si Lucian yon. Namumutla at naaagnas ang kanyang buong katawan at may dalawang sungay sa kanyang noo. Kita ko rin na unti-unting tumutubo ang mga pangil sa kanyang bibig, Papa Dudut. At pagkatapos ay bigla siyang tumalon at sinunggaban niya ako. Bigla na akong nagising sa aking bangungot. Pero Papa Dudut, nakaramdam ako ng creepiness sa buong kwarto ko. Muli ako nakarinig ng mga kalusko sa aparador ng bahay, kasabay ng panaghoy na tila nang gagaling sa kailaliman ng impyerno. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang dalawang pinto ng aparador. Doon ay lumitaw si Lucien na namumula ang mga mata at halimaw na halimaw ang dating. Natakot ako at halos mapasigaw ng mga sandaling yon. Pero bigla niya akong nilundagan bago pa ako makabangon sa aking higaan, Papa Dudut. Kitang-kita ko nang malapitan ang kanyang nakakagimbal na anyo. Pagkatapos noon ay bigla na laman niyang pinilit na ibuka ang aking bibig gamit ang kanyang mga kamay. Dahil sa sobrang lakas niya ay nag-give in ako. At isang maitim na usok ang pumasok sa aking bibig. Kasabay noon ay ang pagdilim ng aking paningin. Nang idilat ko ang aking mga mata ay nanlumo ako sa aking nakita, Papa Dudut. Nasa loob na ako ng isang malaking cage. At ang kulungan na yon ay nasa gitna ng nag-aapoy na paligid. At sa labas ng kulungan ay nakita ko ang mga tila halimaw na nakatingin sa akin, na parang gutom na gutom sa laman. Umaalingaw-ngaw din sa buong paligid ang mga panaghoy ng mga taong pinahihirapan ng halimaw na naroroon. Basta, Papa Dudut, mahirap i-explain. Mahirap paniwalaan, pero parang nag-teleport ako noon sa totoong impyerno. Papa Dudut, sobrang nakakatakot ang lugar na yon. Halos mapaos ako sa kakasigaw sa paghingi ng tulong. Tinawag ko na rin noon ang pangalan ng Diyos at nagdasal na sana'y iligtas niya ako sa nakakatakot na lugar na yon. Pero ng mga sandaling yon ay walang nagligtas sa akin. Hindi ko matantya kung ilang araw, buwan o taon ang itinagal ko sa impyerno. Basta matagal. Nawala na ako ng pag-asa na maililigtas pa ako. Sa totoo lang ay handa ko namang tanggapin ang aking sinapit kung alam kong masama akong tao. Pero hindi ako masama. Wala akong inaagrabyadong tao. Hindi ako naging pasaway at lalong hindi ako nakalimot sa Diyos. Kaya alam kong hindi ko deserve na mabulok sa impyerno ng panghabang buhay. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang biglang may liwanag na sumalubong sa aking mga mata. At sa isang giglap ay nawala ako sa impyerno. Nagkamalay ako noon pero nagtaka ako kung bakit nasa kulungan ako. As in, nasa literal na kulungan ako. Naroon ang mga pulis at isang pare, Papa Dudut. Nagtanong ako sa kanila kung ano ang nangyari sa akin. Ang sabi ng pare, ako raw ay biktima ng demonic possession. At kung bakit daw ako nasa kulungan. Noong panahong nasa impyerno ako ay sumanib pala sa aking katawan ang demonyong nag-anyong Lucien. At nang makuha niya ang katawan ko, gumawa ito ng dalawang malaki at karumaldumal na krimen. Pumatay ito at gumahasa ng dalawang babae. Katunayan, sabi pa ng pulis, na naroon ay nabalita raw ako sa TV, radyo at mga pahayagan. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. At dahil sa nakapatay ako ng dalawang tao without my knowing, asahan ko na raw na mabubulok ako sa kulungan dahil non-bailable ang aking kaso. Samantala, nalaman ng mga pulis na ako'y under demonic possession ng
bigla daw akong manakit ng apat na kasama ko sa selda. At doon ay nagpakita na raw ako ng mga nakakatakot na senyales. Kaya agad silang lumapit sa simbahan para matanggal ang demonyong nasa katawan ko. Papa Dudot, naging mahirap daw ang pinagdaanan nila hanggang sa dumating ang oras na natalo nila ang Diablo. Nang marinig ko yun ay iyak ako ng iyak. Feeling ko kasi napaka-unfair ng tadhana. Mabubulok ako sa kulungan kahit na hindi ko alam ang aking ginawa. Samantala, nakausap ko naman ang abogado ko at binabalak niya na iapila ang aking kaso at ideklara akong insane o baliw para mailipat ako sa mental facility sa halip na tumagal ako sa kulungan. Alam ko sa sarili ko na hindi ako baliw, pero yun lang talagang option ko sa ngayon, Papa Dudot. Sa ngayon, Papa Dudot, ay dinidinig ang aking kaso sa korte. Umaasa pa rin ako na balang araw ay makakalaya din ako at mapapatunayan ko na inosente ako. Kaya habang nandito ako sa kulungan ay nagpapakabait ako. Lalo ako naging madasalin. Sa kabilang banda naman, may naging kaibigan akong tagalabas, actually isa siyang volunteer, na tumutulong sa mga taong nakapiit tulad ko. At naikwento ko sa kanya ang aking dinanas na hirap. Nangako siya sa akin na isishare niya ang aking kwento at sabi pa niya siya daw ang susulat sa inyong himpilan para mas makarating pa sa marami. Sana'y mapili mo itong basahin at ma-upload sa iyong YouTube channel. Muli, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat. Lubos na gumagalang, Dale. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.